Okay? Next property we'll talk about. So, kanina property is what we call distributive. Distributive property. Or properties. Pareho lang na. For example, we have A union B, no? Intersection C. So, bali, una ko sa inyong perform ang sulod sa parenthesis na like A union B, pila man ang answer an na din. I-intersect kung sa'y common niya sa C. Equal lang daw na siya sa A intersection C union of B intersection C. So, kani siya is medyo dili kay siya straightforward, no? Medyo lisod siya sabton sa utok or sa brain tud sa i-accept. Kaya medyo di naman siya yung anak kadali. Pang gibuhat lang actually is, mura ang equivalent anin niya is, mura kaning equivalent sa kanang addition nato nga, no? A plus B times C equal lang siya sa, well, equal lang siya sa A times C plus B times C. Maging unana ang idea, no? Actually, marag, ang union, marag i-add lang ni mo, ang kanang intersection, marag imong times, marag unana ang iyang equivalent ba? Tama ba? Marag imo lang gi-distribute C, bali, ang C, kay times, naka-times man siya sa C, imo siyang gi-distribute sa A, so, mahimo siyang A times C. Marapag kani, no? Kani nga kuan, imong gi-distribute, no? A intersection C, then kani siya, gi-distribute po din mo siya sa union of B intersection C. So, yung ana lang ang idea niya. Okay, so, yung ana ang distributive property. Diripod sa kuan, no? Pwede ka pa naman distribute ang isa pa. For example, we have A intersection B union C equal lang na siya sa A union C intersection of B union C. Sa man gibuhat diri, no? Murag ang example diri kay murag ingon ani ba kana A times B plus what? Plus C, no? Equal lang daw na siya sa mura magdili, no? Oh, equal ba? A plus C times B plus C. Murag dili, no? X na. Dili na mo work ang atong example. So, ingani lang gini siya, no? A intersection B union C is equal to A union C intersection B union C. So, let us try to, medyo libog siya at first, but di na kita mga problema kay inahinay mo na ito siya nga masabtan. No? Ako lang, kaninga, ang purpose ng gidaanin is, at lang gi-introduce nga natin yung anak ng mga properties. Meaning, ang A intersection B equal lang sa C. No? Dili na ako ipakita kung tama bagid ang sets. No? Ay, ato lang ipakita na kani. For example, let us try to show kung tama ba gini siya na. So, what is A intersection B? No? Pila man ang A intersection, unsa man ang mga elements diyan. Wait, let's change colors. So, when we say A intersection B, unsa'y common sa A o sa B? Unsa man ang set A? A is this, B is this. Unsa'y common nila? Well, A intersection B ang common kay 3 ang common, no? Element 3 is common. So, the answer here will be 3. Union C. Unsa gali ang C? Unsa gali ang C? Well, set C is VWX. So, we write VWX sa daan, no? Para di tama ko, ano? VWX. So, manimuna yung part sa solution na to. How about A union C? A union C is UV3. Then, diri kay VWX. So, balik lang ang V. So, you write it as UV3. WX. Okay? Ang na lang, no? So, UV3WX. Okay? Di na balik-balik ko nimo ang kuan, ang 3, no? Ay ang kuan, no? Ang V. Kaya, nasutroyan naman mo ang V dito. So, wala na kay V dahan. So, how about this, no? Intersection of B union C. What is B union C?
B is 1, 2, 3, 4, and C is VWX. Okay? VWX. So, ang answer will be 1, 2, 3, 4, VWX. Okay? Now, karon, ang tama ng answer, ano nila? 3 union VWX. The answer will be, well, 3 VWX. Union kay group. Uho naman mo na, kaubanon nimo sila tanan. Dere, unsang may common sa kani o gani, intersection man na, no? So, ang common will be, V3WX, dere kay 3, and dere po, napoy W, napoy V, napoy X. So, the answer will be, common, na ba U? Wala U, no? Wala U sa PCAS. Ang V, na ba V sa PCAS? Na asa. V. Ang 3, na ba 3 dere? Na apod, no? So, 3. Ang W, na ba W? Na A. X, na ba? So, na A, no? Equal ba ng 3VWX sa V3WX? The answer is, yes, no? Pareho lang sila elements. Na 3, na V, na W, na X. Bahala, dili pareha pagkasulat. Equal lang na sila ba? So, mo nang idea sa distributive property. So, ingana ang idea. Okay? Next will be, we also have, ato lang siyang i-introduce, no? But di lang yung sa i-expound pa kayo. Magkatag-patag example, ano? Ito lang para for the sake lang ma-introduce siya. We have the De Morgan's Law. Okay? De Morgan's Law. Kaninga De Morgan's Law, is isa po na siya sa kaway nga ma-simplify na ito atong mga kuano, atong analysis. Ingan ang istorya niya, no? A union B complement is just equal to A prime or A complement intersection B complement. So, unsay nahitabo? Murag atong gidistribute ang complement. So, ang A complement ana kay A prime. Ang kaning union, ang usa may opposite sa union, intersection. So, mag-ingan, ano? Din ang B, B complement. Ingan lang bali. O sa lahi po na example, if we have A intersection B, complement, bali, ang answer will be A prime. Instead of intersection, you have union. Then B complement. Ingan-ana lang bali. Okay? For example, lahi pag yun, like, what is A prime intersection B? Yung muna i-complement. A complement, niya i-complement pag yun mo, so ang idea na is, hay mo na siyang A. Mabalik ka sa A. Kanang intersection, may mo siyang union. Ang B, may mo B complement. So, ing ana lang na ang De Morgan. Gamit, huwag niya ato na siya i-prove, but gamit yung guy na siya, no? Okay. What if you know that A prime intersection B complement is just A union B? B complement. So, dali lang ka mag-analyze about it later. We'll appreciate that sa ato ang next ng mga discussion. Okay? So far, let me just, no, recap what I have, no, discussed. First is about commutative, meaning A union B equal lang sa B union A. Basta isa lang ka symbol between them, either intersection or union, pwede sila bali-balihon. Associative is what? Basta pareho og sign o pareho og operation, tulo ka set, pareho lang ang operation, pwede naman sila grupuhon og una, depende sa unsa imong gusto. No? Una ba nimo grupuhon ang duha, followed by isa-isa, or grupuhon nimo dan ang next two terms, then ikaw na muna, union or intersection naman sa isa. Pareho lang. Distributive is, saan na pag-distribute sa isa ka, no? Kani siya, mu-work niya sa lahi-lahi ng operation. Take note, union, kana siya kay intersection, no? Imo siyang i-distribute. Like A, distribute nimo ang A times C. So, nakadaan, no? A intersection C, then dripod sa B, B intersection. Ang in-between nila kay union. Marag, imo siyang i-distribute ba, no? Idea sa distributive. De Morgan is quite, no? Very helpful. Okay, simple lang siya na, ang complement, imong ipadag, imong siya i-distribute somehow. Like A, may imong A prime, ang U, union, may imong intersection, ang B, may imong B complement, or B prime. So, yung anak lang kadali. So, I hope that, no, natay na learn for this topic, and don't worry, we'll have a lot of examples for this, okay? This is just an introduction to the properties of set operations. Thank you.